day, everyone. My name is Marielle. I am your reporter together with my groupmates, Jenny Revis, Prince Lopez, and Chelle Chavez. So we're here to conduct an interview regarding to our topic, environmental politics, kung saan magkakanda kami ng mga opinion about sa environment para malaman natin kung ano nga ba yung nangyayari sa ating mundo. So now, we'll start this interview. So you may now introduce yourself. Hi, good day everyone. My name is Fatima Castillo and I'm a member of CUP Go Green Community, wherein we promote environmental awareness to everyone. Kami ang grupo ng environmental politics. Ang tanong ko, do you have any idea about that environmental politics? Yes, actually, since I'm a PUP and lahat naman tayo aware na pag sa PUP ka nag-aral, sabihin na natin, marami dyan mga rallyista. So, namulat ako or naging aware ako sa mga politics na meron tayo sa Philippines, kung anong klaseng politics meron tayo. And at the same time, since kasali ako sa environmental group, is naging aware din ako sa current situation ng environmental politics natin ngayon. Ang environmental politics is about the concern of environment. Sa tingin mo, napapangalagaan ba ito ng maayos ng environment natin? As of now, I think merong improvement kasi alam naman natin from then on na hindi siya masyadong pinapahalagan. Andyan yung ultimo wrapper ng candy, tatapon mo na lang. Ayan. So, since na-mention ko kanina na active ako through Facebook ngayon, sa pamamagitan ng videos, post sa Facebook, nagiging aware yung mga kabataan and yung other persons tungkol sa status ng environment natin ngayon. So, I think mas nakakatulong yun kasi nakakatulong yun para maparating sa gobyerno kung ano yung gusto natin. And at the same time, I think nagiging action ng gobyerno. Like now, di ba? Parang merong gusto ni President Duterte na ipatigil na yung smoking sa public area. I think malaking tulong siya, especially sa air pollution, sa kalat, yung mga utos ng sigarilyo, yung mga smoking butts, smoke butts. Ayun, hindi na siya nakakalat kung saan-saan. Ayan. Nabanggit mo na rin naman yung government. Sa tingin mo ba, nagagawa ng government yung part na para mapangalagaan yung kalikasan? I think yes, merong improvement. Kasi, ayun nga, na-mention ko nga, gumagawa sila President Duterte ng ways para malesen yung air pollution. Ba si Gina Lopez, pabor ka ba sa mga policy ng current DENR natin na si Secretary Gina Lopez? Yes, of course. Kasi firstly, bukod dun sa, yun sa mining niya, I think yung tinutukoy mo. Bukod dun sa napoprotektahan natin yung environment natin, at the same time, napoprotektahan din natin yung mga small miners natin. We're all aware na yung sa mining, pag yan nagtuloy-tuloy, nagbukay ng malalim, posibleng makakreate yan ng mga sinkhole, landslide, and everything na may related na pwedeng makasira sa kalikasan natin. So, I think okay yun kasi she is imposing na yung proper licensing sa pag-establish ng isang minahan. And at the same time, bukod dun sa licensing is nagre-require siya ng solution para mapalitan or para ma-replenish yung mga nakuha nila. Okay. Hanggang ngayon, hindi pa din naipapasa yung Senate Bill 2759, the Total Plastic Bag Ban Act of 2011 ni Senator Lauren Legarda. Anong masasabi mo? I think sa ilang locations is susunod naman nila. Like, I think sa Laguna, sa Balintawak, hindi na rin sila nagpa-plastic.
And even yung mga fast food chains like Jollibee, McDo is bihira na silang mag-plastic. Though, mas okay sana kung Philippines na, di ba, yung susunod dito. Una namin question para sa'yo, Miss Fatima. Number one is, may sinasalian ka ba? Yes, as I mentioned earlier, I am a member of PUP Go Green community where I became active through online na lang sa Facebook since I graduated Bachelor of Journalism in PUP way back 2012. Pero up until now, pinopromote pa rin namin siya through Facebook na lang. Okay. What is the aim of your group? Firstly, we aim to provide everyone information or awareness regarding our environment as of today and the status of our government as of today, both local and local and global environment, like yung sa ano ba ang what you call this? Ano ba ang nangyayari kung like yung sa mga kainin, pagkakainin natin, pagtutunan natin ng mga puno, ano ba ang nagiging effect nito sa atin, sa global warming, and kung anong solusyon na pwede natin gawin dito. Ang last question ko for you is, pabor ba kayo na buksan o pagganahin ang Bataan Nuclear Power Plant? Actually, no. Kasi firstly, meron nga siyang pros, though makakatipid tayo sa pag-produce ng mga kuryente, pero yung mga kaakibat na itong cons is sobrang makakasama, hindi lang sa mga taong nakapaligid doon sa nuclear power plant na yun, kundi posibleng sa buong bansa. Kasi alam naman natin na ang nuclear power plant is masyado siyang masyado siyang prone na makasira, di ba? Hindi lang sa hangin, sa lupa, sa kung ano-ano pang pwede natin i-connect sa ating environment. And at the same time, may posibilidad kasi na sumabog yan, di ba? Aware naman tayo doon na kung hindi tama yung pamamalakad, hindi tama yung may isang mali lang dyan, pwedeng mag-trigger yan ng pagsabog na maaapektuhan tayong lahat at marami rin pwedeng mawalang buhay. Please log on to our group, PUP Go Green Community, to see our projects and all staff kung pwede tayo makipag-participate kahit hindi ka taga-PUP pwede. Then, sana lahat tayo may role sa ating environment. Lahat tayo nang itinabang dyan. Lahat tayo ginagamit ang environment. Sana, sa bawat ending kainin nyo, iwasan naman natin na itapon siya. Kasi maliit lang yan na basura. Maliit lang siya, pero ang laki ng epekto sa environment natin. Sa bawat kalat na tinatapon natin, malaking epekto yan. Tapos magre-reklamo tayo na bumabaha na dito. Sana, bago tayo magreklamo, actionan muna natin sa sarili natin. That's all. Thank you. Alright, good day everyone. My name is Maria. This is my first question. Sinasalian ka ba na grupo about the environment? Good day, I'm Justin Bernardo. Regarding dun sa question kung may sinasalian ako ng ibang organization dun about sa topic na is, yes, meron. We have Santa Isabel College Greenleaf. Alright, yung second question natin is, tell us about your organization. So, tell us about organization. Yung organization natin is group siya ng mga estudyante sa Santa Isabel College, which is to care about environment. Okay, our third question is, what is your aim of your group? Our goal in our organization is, of course, to protect, to restore, to conserve our natural environment. Parang yung campaign namin is to promote a proactive consciousness regarding our environment. Number four is, what is your advocacy? Our advocacy is, we're trying to make difference, so
yung advocacy namin, yung by spreading the awareness of what's happening to our environment nowadays. Number five is, do you have any idea about environmental politics? Yes. Siguro yung environmental politics is siya yung public policy making of environment. In your own opinion, nagagawa ba ng gobyerno yung part niya sa environment natin? Siguro, oo. Kasi, syempre, yung government natin, hindi naman niya kayang gawin yun. Siya lang. Syempre, meron din different organization para tumulong sa gobyerno natin. Syempre, si government naman natin, hindi naman siguro siya nagkukulang para gawin yung what is right to our environment. Siguro, yung sa organization na lang, yung mga tao na lang, yung kung paano nila i-apply yung tama or kung paano nila gagampanan yung trabaho nila para sa our environment, para mapaganda yung environment. Siguro, oo, nagagawa ng gobyerno. Siyempre, nasa tao din kasi yun, kung paano natin gagawin. Hanggang ngayon, hindi pa din naipapasa yung Senate Bill 2759, the Total Plastic Bag Ban Act of 2011 ni Secretary Lauren Legarda. Anong masasabi mo? Siguro, hindi naman kasi ganun kagaling i-implement yun. Lalo na, syempre, malaking part yung gusto nilang gawin. Or, siguro, nagagawa naman siya, pero hindi mabilis. So, halimbawa, dito sa Makati, meron naman some part of Makati, and then some part of Metro Manila. Siguro yung message ko na lang regarding this matter is, syempre kailangan natin pangalagaan yung environment natin, siguro kasi mahalaga siya, part siya ng buhay natin. So, kailangan natin siyang pangalagaan tulad ng pangangalaga natin sa self natin, kasi kung wala sila, so hindi magiging maayos yung bansa natin, or yung pamumuhay natin. Alright, in this moment, nakarinig na natin yung side ng ating interview. So, totoo nga masasabi natin na napaka-importante ng kalikasan sa ating mundo. Sabi nga nila sa aims nila na gawin nating way of life yung environmentalism. Kasi nga, syempre, hindi lang pang sariling kapakanan natin yung iisip natin or matutulungan natin, kundi ang kabuuang mundo. Sabi nga, sa simpleng pagpulot lang ng mga basura sa mga kapaligiran na ating makikita, syempre makakatulong tayo para i-conserve ang ating environment. Syempre, totoo nga na napaka-importante ng kalikasan kasi nga nakakakuha tayo ng fresh air, and at the same time, dun tayo kumukuha ng mga bagay na makakatulong sa ating pangkabuhayan. Sana makisa tayo sa mga individual or grupo na nagsusulong ng pag-conserve ng environment, para through that, syempre, makakatulong din tayo sa buong mundo. So, we must give our best para as an individual, syempre, sa pagpunot lang ng mga basura, sa pagputom ng puno, tapos magpa-plant ulit ng mga bagong seed para, syempre, sa pagputom mo nun, meron ka pa rin kapalit. Syempre, di ba, ngayon sa Philippines, yung bagyo, yun yung in-demand sa atin. So, syempre, kapag walang puno, walang masisisip sa ating tubig. So, kailangan natin conserve yung ating environment para maprotekta natin. Ayun, again, salamat sa mga interview namin. And I am Muriel, your reporter, together with my groupmates, the Environmental Politics. Have a nice day.